ito yung ating nasa live kanina. At ngayon ay ating ilagay dito sa ating ano. So, yan, tignan nyo yung karne, guys. Naluto siya talaga ng brown na brown. At yan ay kailangan lutuin mo mabuti yung karne para sa ganun ay masarap ang pagkaluto niya. So, ayan. So, nakita nyo na parang dry siya kasi wala siyang mantika na marami. Para nalulangan na pag yung pagkainin mo ay hindi sila mahilig sa mantika. So, kailangan konti lang ilalagay mo. So, ayan. So, ito yung ano ko, macaroni ko na ano, na pinakuluan kanina na sa live. So, ngayon ilagay naman natin yung ating macaroni ulit. Bale yung ating macaroni bago natin ilagay dyan sa Pyrex natin, nilagyan natin ng ganito, cream. So, ngayon, ilagay natin ulit dito sa ibabaw nitong macaroni na may cream ulit. Ilagay natin dito sa ibabaw para may lasa. Ganito natin ilagay yung ating bechamel. So, para sa ganun ay masarap yung pagka, ano niya guys. Ay, kailangan na punuin mo itong sa ibabaw. At i-file mo na ganyan yung ano. So, ayan. Para yung kalabasan niya ay talagang napaka, ano, sarap talaga yung pagka, ano niya. So, pag after this, ay lalagyan natin ito ng mozzarella. So, yung ating mozzarella, guys, ay ilagay dito sa ibabaw. File din yan natin. So, yan lahat natin. Ganyan. So, ayan, after na lagay ng ganito, ay maglagay na rin tayo ng mozzarella. So, ito yung ating mozzarella. Lagay na natin dito sa ating ano. Ayan. Medyo ano itong mozzarella natin, guys. Hindi siya yung mozzarella na ginagamit ko talaga yung mozzarella na dry talaga siya. Pero ito guys, nagdikit-dikit. Kaya yan, ganyan yung itsura pag nagdikit-dikit yung cheese, di ba? Ibang brand itong nabili. Pero Almaray naman siya. Ayan, mamaya ito ay mag-ano na to, mag-melt na yan. At ano, so ilagay natin ito sa oven.